Yan, live na tayo mga idol. Okay, meron tayo dito mga idol. Pakalam ulit, idol. Carlo. Si Carlo. Yan. So, meron siya ditong Motorstar mga idol. Yan. Na ayaw mandar. So, check natin kung bakit. So, nakaraang nag-live ako mga idol. March 9. So, March, ano ngayon? March 15, 16. March 16. So, nung nakaraan, umabot ng hanggang ngayon nasa 500,000 views na. So, salamat sa inyo mga idol. Salamat po sa pag-follow tsaka pag-share ng video na to. Nung nakaraang live. Nung nakaraang live, March 9. So, umabot ng 500,000 views. So, salamat mga idol sa pag-share tsaka pag-like ng video na yon. So, ngayon magla-live ulit tayo. Okay, so ito naman mga idol. Check mo to, baka ito yung problema ng motor mo. Yan. Ang motor niya ay Motorstar. Ito, pakita ko sa inyo mga idol kung anong problema. Rotate natin yung camera. Yan. Motorstar na Style Fury. Yan. So, ang problema ay ayaw umandar mga idol. Alright. So, ito, chinek na namin. So, una mo i-check mga idol yung spark plug muna. Okay, kung may kuryente. So, pinadya ka na namin, idol, pakisipaan mo ng konti. Yan. Okay. Yan. Yan. So may kuryente mga idol pero ano? Sige, ito pa. Yan. May ina. Ano? Ayaw tumuloy. Yan. Tapos, yan, pag ayaw tumuloy, ayaw umandar mga idol. Ito yung next mo na i-check. Check mo yung CDI mga idol. Ito, nakita ko na yung CDI niya kanina sa loob, ano. Ang CDI niya ay 4 pin mga idol, 4 pin na battery operated. Yan, so pag na-check mo na yon, pwede mo rin i-check dito mga idol sa stator. Yan, dito sa stator, paano malalaman kung 5 pin ba ang CDI mo o 6 pin o 4 pin sa kulay mga idol. Yan, para hindi ka mahirapan. Yan, kulay ng wire na galing sa stator. So itong wire na galing sa stator niya ay 4 lang mga idol. So ibig sabihin battery operated yung kanyang CDI kasi walang primary coil, walang kulay black na may red. Yan, so usually black na may red yung iba eh. Yung ibang may primary coil, iba yung kulay ng wire ng primary coil nila. Pero ito sa situation nito, China style yung harness niya kaya ang kanyang stator ay yan, 4 na wire lang. Yellow, white na may yellow, tapos blue, white, tsaka green. Yan. So ibig sabihin ang kanyang stator ay battery operated, pang battery operated. So, Matic, ang kanyang CDI ay battery operated din, mga idol. Pag battery operated yung kanyang CDI, next mo i-check yung battery. Yan. Battery. Kuha ka ng tester, mga idol. Kung wala kang tester, voltmeter na lang. Kuha ka ng voltmeter. Check mo kung may karga pa ba yung battery mo. Set natin sa 20 volts. Yan, 20 volts DC. DC yan. Pag ganyan symbol, DC yan. Pang battery. Yan, tusukin lang natin. Idol, pakihawak mo nga. Yan. Yan, tutok mo dito ito sa tester dito. Yan. Yan, so yung red, ito yung pula, tsaka yung itim. Yung itim sa negative. Yan, tusok mo lang diyan. 20 volts pala tayo dapat. Yan. Sobrang lobat mga idol. 4.7 lang oh. Kanina chinik ko 7 volts pa. Ba't bumaba na agad? Alright. 4.6, 4.7, and 5 volts, 7 volts. So tatry nating i-charge to mga idol. Alright. Meron akong charger dito. Charge natin. Pero dapat mga idol, kapag kasi ganito, nalulobat yung battery, ang problema niyan ay regulator mga idol. Kasi
Kung okay yung regulator mo, mga idol, under pa rin naman yan eh. Kasi gumagana. So, malakas pa yung charge ng battery mo. Yung charging mo. So, under pa rin. Gagana pa rin yan. Ang problema, tumirik na siya kasi naubusan na ng karga yung battery. Ayan o, dito. Wala na. Wala nang reading dito sa ano, charger. Zero na o. Try natin. Supplyan ng kuryente. Tapos, yan. Nagkarga pa. Ayan o. So, 14.6. Yan, nagkakarga na. Nag-red na tong charger ko. Okay. Try natin sipaan ulit, idol. Paan ulit. Asusin na ba? Ayan, sige. Ayan. Mahina pa yung karga ng battery. Yun. Nag-re-return na. Nakabukas ba, guys? Okay. Sige. Lumakas na yung kuryente, mga idol. Yun. So, yan na, mga idol. Ang posibleng sira nito, mga idol, ay yung kanyang regulator. Yung CDI naman may kuryente. So, lumalabas yung kuryente dito. So, i-charge lang namin ito, mga idol. Taglit. Tapos, yun, papaanda rin na ulit. Ang problema nito ay regulator kasi sobrang drain na yung battery niya. Kasi mga idol, kapag battery operated ang iyong CDI, under pa rin naman tong motor eh. Kasi may supply pa ng kuryente yung kanyang regulator papunta sa CDI. Yan, so kahit lobat na yung battery mo, kung malakas pa yung charge ng regulator, gagana, under pa rin yung motor. Yun. Alright. So, antayin lang namin mapuno to. Itong charger ko kasi, mga idol. Pag nag-zero na tong amperes niya, or nag-1, tapos nag-green na to. Yan. Puno na yan. Charger na. Pwede siyang pang-repair ng battery, mga idol. Alright. Try ulit natin sipaan. Baka nag-charge na. Susi. Okay. Next. Yun. Alright, mga idol. Mandar na. So, yun lang problema niya, mga idol. Regulator. Tapos, battery. Lobat. Isakargahan lang. Simple lang. Para mag-troubleshoot nung kung wala o ayaw mandar ng motor mo. Baka yun lang problema. So, meron pa ibang problema. Depende rin kasi sa sitwasyon ng ignition system mo. O kaya ng charging system mo, mga idol. Kung ang CDI mo ay primary type o ano, tawag to, AC o kaya battery operated. Depende, depende sa pag check yung mga idol. Alright, follow nyo na rin to, mga idol, yung Facebook page natin na to. Pakiclick na lang yung follow dyan sa taas, mga idol. Alright. Medyo shoutout ka ba? Wala na. Okay, so yun lang, mga idol. Thank you for watching.